Warning, this video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. Viewer discretion advised. Welcome to Mobile Legends! Mobile Legends, isa sa popular na online games ngayon na pumatok hindi lamang sa mga kabataan, garon din sa mga matatanda. Ano ba ang meron sa larong ito? Bakit ganun na lamang ang popularity nito sa ating bansa? Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at pakihit na rin ang notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga bagong video natin na kapupulutan mo ng mga kaalaman. Stay connected and here we go! Ang Mobile Legends Bang Bang ay isang multiplayer online battle arena o MOBA na laro. Ito ay ginawa at nilimbag ng Shanghai Munton Technology sa Shanghai, China. Inilambag ang larong ito sa Google Play para sa mga gumagamit ng platformang Android noong July 14, 2016, followed by an iOS release on November 9, 2016. Mobile Legends Bang Bang is a free-to-play mobile multiplayer online battle arena that features a varied cast of heroes, quick matchmaking, and fast-paced battle that allow for quick gameplay sessions on the go. Walang makapigil at makapantay sa kasikatan ng Mobile Legends. Sabi nga ng mga journalist na nagsulat about ML ay para daw may magnet ito sa mga kabataan, ganun din sa mga matatanda. Pero ang paboritong online game ng bayan ay hindi nakaiwas sa mga kontrobersya. July 11, 2017, naghain ng demanda ang Riot Games Company laban sa Munton dahil anya sa copyright infringement, particular na sa mga pagkakatulad nito sa League of Legends na nailimbag ng Riot Games na umabot niya sa Central District Court ng California. Ang Mobile Legends ay nagkaroon ng violations, lalo na nga sa mga trademarks ng laro. Isinampa ng Riot Games Company ang kaso dahil sa pagkakapareho ng itsura, logo, heroes, map, design, design ng mga hero abilities at stage design ng League of Legends at Mobile Legends. Sa unang tingin mo dito ay agad na makikita mo ang pagkakatulad ng dalawang nasabing laro. Ipinaghambing din ng Riot Games ang visual ng League of Legends sa isa pang Shanghai Munton game na tinawag na Magic Rush Heroes at binigyang diin ng Riot Games ang karakter ni Annie mula sa League of Legends at Emily mula sa Magic Rush na magkapareho ng design at skills. Una nang pinagbayad ng Shanghai Munton ng 2.6 million yuan o 20.6 million pesos. Ngunit binawasan ito ng korte matapos mapagtanto na ang nasabing presyo ay hindi tama. Welcome to Mobile Legends. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Pag-usapan natin ang gameplay o sistema ng paglalaro ng Mobile Legends. Ang Mobile Legends Bang Bang ay isang multiplayer online battle arena for handheld devices that offers a variety of playable heroes, game modes, and intense, fast-paced gameplay na dinisenyo o ginawa para sa mga mobile phones. Ito ay labanan ng dalawang magkasalungat o magkatunggaling grupo para ma-reach at wasakin ang base ng kalaban habang pinoprotektahan nila ang kanilang base upang kontrolin ang kanilang daanan. Merong tatlong landas o lanes at kilala bilang top, middle at bottom na kumokonekta sa magkabilang base. Bawat kupunan ay mayroong limang malalaro na kumokontrol sa isang avatar o mas kilala natin bilang hero sa kanilang mga sariling kagamitan. Ang mga mahihinang karakter naman sa nasabing laro ay tinatawag na minions. Nakaspawn sa base ng magkabilang kupunan at pumupunta sa tatlong lane sa base ng magkasalungat na grupo, mga kalaban at tore. Ang Mobile Legends initially nagkaroon ng 10 heroes upon its release noong 2016 at kalaunan ay nadagdagan ito ng 70 noong November 2018. And as of November 2020, 98 heroes are currently in the live server.
Ang Monton ay isang collaborative company ng mga bansa sa Southeast Asian countries upang bumuo o lumikha ng mga bagong characters sa mga ipinagmamalaking bayani o mga makasaysayang tao. Tulad na lamang ni Lapu-Lapu ng Pilipinas, Mincitar based on Kiansita, Myanmar, Kadita based on Niay Roro Kidul, Indonesia, at iba pa. Ito ang mga heroes ng Mobile Legends na may iba't ibang powers, abilities, at uniqueness in terms of appearance and characteristics. Welcome to Mobile Legends! Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon. Finding your role. Finding your role ay ang unang step to getting good at Mobile Legends. Learning what role suits you best will not only benefit your gameplay but will also make the game more enjoyable. Sa paglalaro ng Mobile Legends ay mayroong 6 classes. Ang Tank, Fighter, Assassin, Mage, Marksman, and Support. Each class is unique and plays a different role on the team. Tanks are the shield of the team. These heroes have high health points, HP, and high defense. With their toughness, tanks breaks up enemy teams and help absorb damage. Examples of tank heroes are Tigreal, Johnson, and Grock. Next is Fighters. Fighters are the brawlers of the team. These heroes have a good balance between HP, defense, and damage. Their balanced stats allow these heroes to get in and get out of fights alive. Examples of fighter heroes are Chu, Sun, and Ruby. Next is Assassins. Assassins are the ninjas of the team. They have low HP but high damage, roaming the map, ambushing enemies in the lane. Examples of Assassin heroes are Fanny, Hellcurt, and Hayabusa. Next is Mages. Mage or Mages are long-range damage dealers with strong abilities. Ang mga hero na ito ay may high mana at low defensive ability, relying on their powerful spells to chip away at the enemy's HP and controls team's fight. Example ng mage heroes ay sila Alice, Eudora, and Harith. Next is Marksmen. Marksmen are the hero killers of the team. These heroes have high damage but low defense and mobility. Marksmen helps to eliminate enemy heroes during team fights. Examples of Marksmen are Mia, Layla, and Leslie. Last but not the least, supports. Supports are the backbone of the team. They have high mana and low defense like mages. However, their spells keep their teammates alive. Examples of support heroes are Angela, Diggy, and Rafaela. Welcome to Mobile Legends! Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ang Mobile Legends ay itinanghal among the first game titles to be included as a medal event for esports at the 2019 Southeast Asian Games. Dito sa Pilipinas ay naglipa na ang iba't ibang uri ng tournament, mapa-beginner o pro-gamer. May mga underrated personnel din kagaya ng mga live streamers na nagiging source of income nila ang pagla-live ng laro to share some strategies, techniques, at tips. Dagdag hakot viewers, lalo na kung magaling, ma-impluensya, at ma-PR ang live streamers. Isang interview sa KMJS, si Alden Richards na isa ring live streamer na kumikita ng 100,000 sa kanyang paglalaro during pandemic period. Isang streamer din ang iniidolo ng marami na ang pangalan ay Chooks. Siya ay naging successful sa kanyang paglalaro ng Mobile Legends. Umangat ang buhay at pamumuhay at nakapagpatayo ng pangarap na bahay. At marami pang iba na ginagamit ang Mobile Legends to generate money.
sana lahat ay mapabuti ang paglalaro ng Mobile Legends dahil mas mainam kapag nakakatulong ka sa pamilya habang naglalaro nito. Sabi nga nila, magaling at bumubuhat ka ng kakampi pero pabigat ka naman sa pamilya. Pag-usapan natin ang epekto nito sa mga kabataan. Ang henerasyon ng mga kabataan ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng teknolohiya, lalo na sa aspeto ng paglalaro. Mas pinipili nila ang paglalaro ng online games kaysa sa mga larong pisikal na ating nakasanayan noon. Dati kasi, kung hindi basketball ay palarong lahi ang nilalaro. Pero ngayon, kahit elementary pa lang, naglalaro na ng Mobile Legends. Ngunit alam nyo ba na hindi lang puro masasamang epekto ang dulot ng online games na ito at may magandang epekto din para sa mga kabataang naglalaro nito. Dahil ayon sa mga pag-aaral ng mga eksperto, ang online games na katulad nito ay makatutulong sa pag-iisip ng mabilis. Mabilis na pag-iisip ng mga estratehiya ng manlalaro at kung paano manalo sa kanilang laro. Dagdag pa dito, nakatutulong din ang Mobile Legends na ma-enhance ang iyong cognitive ability dahil nga sa ito ay mind games din. Isa pang maidudulot nito ay ang pakikipagkaibigan. Di maitatangging dahil sa Mobile Legends ay dumadami ang ating kaibigan at tumalawak ang ating network. Advantage ito sa buhay, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Welcome to Mobile Legends! Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon. Lahat naman ng bagay ay may mabuti at masamang epekto. Kailangan lamang ay magkaroon tayo ng disiplina sa paglalaro ng online games. Lahat ng bagay ay mabuti kung magkakaroon ng hangganan at limitadong oras sa paglalaro nito. May masamang epekto nga ba ang Mobile Legends sa kalusugan at pag-uugali ng tao? Well, lahat ng bagay pag sumobra ay maaring makasama. Tulad ng mahabang oras na paglalaro nito, ay maaring lumabo ang ating paningin o magkasakit bunga ng too much exposure sa cellphone dahil sa radiation nito. Pangalawa, ang pagpupuyat. Pasarap maglaro sa madaling araw lalo na may katabi kang mainit na kape at may ngingita ka while playing Mobile Legends. Pero make sure lang na magkaroon tayo ng disiplina sa paglalaro nito dahil ang laging pagpupuyat ay makapagdudulot sa atin ng mga sakit. Idagdag pa natin dito ang productivity dahil nga sa puyat ay possible mapabayaan at makaligtaan ang mga assignment o pag-aaral kung ikaw naman ay nagtatrabaho. Ay mataas ang tsansa na ma-defocus ka nito. Kaya bumababa ang productivity ng isang individual kung nasosobrahan sa paglalaro nito. Kaya be wise and be responsible mga ka-good vibes. Masarap maglaro na walang naaabala. Nakaka-excite maupo habang naglalaro kasama ang mga kakampi. Pero maisiguro natin na nagiging responsable tayo sa lahat ng pagkakataon. Sa bawat laban ng mga hero ay parang laban din natin sa buhay. May mga kanya-kanyang kapangyarihan man ang bawat isa, pero isa lang ang ninanasa. Ang maging kampiyon, hindi lamang sa Mobile Legends, kundi sa tinatahak nating landas. Kung meron kang komento at suwestiyon ay pakisulat na lamang sa ibaba ng comment section at amin itong babasahin. Kung may natutunan ka sa videong ito, ay pakishare sa mga kakilala at sa mga kaibigan natin. Maraming maraming salamat po and God bless sa ating lahat.